Good morning po. Nagbabalik na naman po ako sa aking channel. Medyo matagal-tagal po akong hindi nag-post ng video regarding sa pag-alaga ng mga fingerlings saka growers na hito dahil sa kasamaang palad is nawala po yung cellphone ko. Medyo busy po at ngayon lang ako nakabili ulit. Ngayon po, isang bibigay kong tips ay ang regarding sa pag-aalaga ng mga prey based po sa experience ko. Ngayon po, meron po akong prey dito na 15-day-old ko na po. 15-day-old na po dito sa wild. Ngayon, based po sa experience ko, marami pong dapat i-consider bago po tayo lagay ng prey sa isang fish pan, especially sa wild. Dapat po is masigurado natin na wala pong mga predators na matitira sa prey. At least ibilad din po natin ng at least 3 days yung prey bago natin pasukan ng tubig. Ako po, ang ginagawa ko personally is that pagkatapos ko po i-drain yung pan is inaararo ko pa po, niririk ko, binabaliktad ko yung lupa para masigurado kung wala na po natira ni isang fingerlings or isda or lahat ng mga predators ay kuha na. After that, binibilid ko ng 3 araw, then nilalagyan ko po ng lime ng apog, tapos ibibilid ko ulit ng 2 araw. After that, saka ko papasukan ng tubig and then drain the lime, yung apog, din-drain ko yung apog. After draining the apog, saka ko po siya papasukan ulit, papasukan ng prey, saka ako maglalagay ng prey. Ngayon po, ang isa pang mahalaga, pag napasukan ng tubig bago ilagay ang prey, kailangan lagyan po ng shades. Yung mga, nakikita nyo po yan, yung mga dahon po ng nyug na yan. Ngayon, dati po pag naglagay ako ng dahon ng nyug is konti lang. Pero ngayon, dinadamihan ko na po dahil mahalaga po yan, lalo na sa wild. Kasi po, yan po yung liliman. Yan po yung liliman ng mga maliliit na prey pag mainit. Nakakalis po kasi ng init sa tubig yung mga dahon na yan. So, mahalaga po yan. Mas maraming shade, mas maganda. Mas maraming dahon. Tignan niyo po. Ang dami ko pong dahon dyan na nilagay. Tapos, ang minimum tubig po natin, pag naglagay tayo sa ng tubig sa fish pan, sa first 10 days, 10 to 12 days, kailangan po ang tubig natin at least 30 to 40 centimeter. So, after 15 days, pwede na po natin yan i-increase maximum ng 60 cm. Kasi po, hindi po pwedeng bumaba ang tubig. Dahil kung mainit at mababaw ang tubig, so yung temperature ng tubig is tataas. Which is ang acceptable na temperature ng tubig is around 28 to 32 degrees sa mga prey, sa maayos na paglaki ng mga prey. Pag lumagpas ng 32 degrees Celsius, is medyo mainit na po yun. Pwede pong ikamatay ng hito at or kundi man, pwedeng pabagal yung paglaki ng mga prey. Ayan po. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo yung 15-day-old na mga prey. Kung gaano na sila kalalaki at ang status nila. Alam mo kung nakikita nyo. Kung nakikita nyo po, yan po. Yan. Nagkakuan na po sila. Ang tawag sa amin, nagapisok na sila. Kasi po, usually, pag mga 15 days na ang prey, starting from 10 to 12 days, nadidevelop na po yung breathing organ nila. Kaya umaangat na po sila paitaas para huminga. Kaya po yan, nakikita nyo yan. Yan po.
umaangat po sila pataas para huminga. Huwag po kayong makonfuse dyan, dahil yan po talaga ang kwan pag umabot na sila ng 10 to 12 days. Yung edad nila mula nung pinanganak sila is nagaganyan na po sila. Umaangat na po sila para huminga sa taas. Ibig sabihin lumalaki na sila. Tapos nala sila sa stage ng fry, na yung sobrang liit. Yung papakita ko sa inyo yung actual na laki nila ngayon. 15 days yan. Ito. Pakita natin para makita nyo. Yung iba nasa dahon pa rin. Days fry po to. Isa pa po palang tips. Ngayon po, pag naglay po tayo ng fry sa wild, napakalaga po na i-fertilize natin yung pan. Kailangan po natin naglagay ng organic saka inorganic fertilizer. Kasi usually po, kapag nilagay natin yung fry sa pan na hindi natin pinipertilize yung pan, matagal pong paglaki ng mga fry natin. Kasi po, aasa lang sila sa feeds na kinakain, nakakainin nila. Hindi po tulad ng ipipertilize natin yung pan, which lalagyan natin siya ng NPK 1616 and chicken manure. Ngayon po, pag nilagyan po natin ng chicken manure saka inorganic fertilizer yung pan, mabilis pong mag-green ang tubig at magkaroon ng algae. Which is, kung may algae, is yun po yung pagkain ng mga zooplankton na pagkain ng mga fry. So, ibig sabihin, kung ipipertilize natin yung pan, dadami po yung mga microorganism na kakainin ng mga fry natin, na magiging source nila ng protein para mabilis lumaki. So yun po. Kasi po, sinubukan ko na po na hindi i-fertilize ang pan at umasa lang sa pakain na feeds. Napaka tagal po ng paglaki nila. At the same time, kasi po usually in nature yung mga hito, kahit mga fry pa or fingerlings pa lang, nature na po nila yung carnivorous. Ngayon po, ang mangyayari kung mabase lang sila sa feeds na source ng pagkain nila is yung mga maliliit po na mga fry is kakainin po ng mga nakakalamang o mga malalaki. Yun po. Para maiwasan po ang pagkakainan para maiwasan ang carnivorous between sa maliit saka sa malaki at ma-minimize ito, kailangan po nating i-fertilize ang pan. Yun po. Nakita niyo po ba? Ayan po sila. Ngayon po ito, kung papalarin po, kung siswertehin, medyo marami-rami po itong fry na to na nilagay ko. So may awa ang Diyos, medyo makakabawi-bawi naman po sa benta rito. Ayan po. Ayan po. Alapitan pa po natin yung iba.
Yung iba po nasa ibabaw lang sila, nakatambay. Kasi po kanina po pinakain ko, ibig sabihin niya nagre-relax sila at mga busog. Ayan po. Bali, ang schedule ko po ng harvest nito is sa katapusan ng May. Sana po ay may napulot kayong tips sa akin sa bagong vlog ko ngayon. At kung may mga katanungan po kayo sa pag-aalaga ng fry or fingerling sa wild, i-message nyo lang po ako at sasagutin ko po kayo honestly. Yan po. Tapos ang pagpapakain ko nga po pala dito every 3 hours. Mag-start po ako ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 po ng gabi. Para kahit na may mga pagkain na sila dito sa wild is lalo pang bumilis yung paglaki nila. Opo. Ikot tayo. Ayan po sila, nakikita nyo po. Masisigla po sila. Sige po, hanggang dito na lang. Maraming salamat po.